Okay, mga ka-YouTube channel. Meron ako ngayon na sa kliyente. Ano to? Ito, Dell to. Lumang model na ng Dell. Ay, nagre-reklamo siya. Mabagal na rin yung desktop niya. So, i-upgrade din natin siya ng SSD para ma-speed up yung speed ng desktop niya kahit luma na. So, lalagyan natin mamaya ng solid state na hard drive. Papalitan natin yung hard disk. Lalagyan natin SSD. So, ito yung specs niya. Tingnan natin yung specs ng ano niya. So, yan. Intel Core 2 Duo siya. Tapos, 4GB RAM memory niya. So, naka-Windows 10 na rin siya. So, mabagal ang reklamo niya. Mabagal. So, willing naman yung client na mag-upgrade ng ano SSD. So, try natin itong SSD para bumilis. Palitan natin yung hard disk niya. So, ito yung hard disk niya. 3.5 na hard drive. PC. So, ayan siya. Ayan, nabaklas na natin yung ano. Nalagay na natin yung SSD. So, hanapan na lang natin ito. Buti may butas dito. So, ilulocate na lang natin kung saan siya sakto sa butas. Hindi naman kailangan na ano eh. Ayan, ito, may butas to. Para hindi lang siya gumalaw kasi magaling lang naman ang SSD. Kahit naman kasi kung ididikit natin. Ayan, naturulyo naman. Tapos hanapan natin ang butas dito. At least, release natin ang konti. Depende dun sa bay rack na i-upgrade natin kung may butas o wala. So, ayan. So, ayan. Matatag naman siya. So, maganda naman yung kapit niya. So, okay na yan. So, babalik na natin dito. So, isol natin yung socket na babalik na natin. So, ready na siya to install. Sarado na natin muna. So, ayan na, i-install na natin. So, tayo sa BIOS. I-first boot lang natin yung USB. Para siya yung i-boot ng computer kasi apply natin. So, exit na natin. First boot lang natin yung OS kasi yung OS nasa ano, nasa USB. So, ready to install na siya. So, antayin natin mag-boot. Dapat mag-boot siya sa USB. So, ayan, nag-load na yung ano, USB. So ayan, nag-boot na sa USB. So proceed lang natin. Proceed to install Windows 10. Next. So ayan, so ito, delete na kaya na din partition. So, next mo lang. Para then apply. Okay. So, ayan na. Next na natin. Sala natin yung Windows sa primary partition to. Kasi ito yung malaking size. Ito, reserve lang. So, ayan. Copying Windows files. So, hintayin na lang natin matapos yung installation. So, hintayin natin mag 100% yung installation. So, i-share yan muna natin.
skip na lang natin mamaya muna yung ano video para hindi mahaba. May papakita na lang natin pag natas ma-install kung gaano siya kabilis. So yan, tapos na siya. Halos wala pang 5 minutes yung installation ng Windows. Gano'n siya kabilis. So yan, tayo natin mag-boot ulit. Mag-load ang Windows. Bilis lang ang installation, wala pang 5 minutes. Kung hard disk yun, siguro mga 15 minutes to 20 minutes ka mag-install. So talagang mas speed up talaga ang SSD pag ginamit natin pang OS sa desktop or sa laptop. Malaking bagay ang tulong talaga. Kahit medyo low-end na yung CPU mo unit, pag nilagyan mo ng SSD, maganda talaga yung performance niya. Proven and tested ko na kasi yung mga yun eh. Kaya marami na akong mga na-upgrade na mga laptops tsaka desktop na nilalagay natin SSD. So, yes lang natin. Skip na lang natin. User. So ayan, tapos na tayo mag-install ng OS. Bilis. Okay. Tutuwa yung kliyente ko nito. Bumilis yung old computer niya. Sa mga gustong mag-try, pwede naman yung i-try gawing SSD yung ano, mga hard disk niya. Tapos gawin nyo na lang, slave nyo na lang yung hard disk niyo, gawin nyo na lang storage. Para hindi sayang yung hard disk kung papalitan nyo ng SSD. Pag mga desktop, pwede. Pag laptop, isa lang kasi ang slot ng hard drive eh. So sa mga desktop, pwede nyo slave yung hard drive para hindi sayang. Pwede nyo nang gawing storage data. Save nyo ng mga data, movie, ganyan, pwede. Para yung OS yun yung SSD. Para mabilis ang performance. Lalo na sa mga nag-e-edit. Mga graphic artists. Ito magandang gamitin. So ayan, almost there. So ayan, tapos na siya mag-install. Tapos tayo, ganun lang kabilis. Check natin yung system niya. So ayan yung install natin, yung call to do on na full 4GB yung RAM niya. So ayan yung ano natin. So restart natin yun, tingnan natin gano'ng kabilis yung pag sinutdown natin. So ayan, ilang segundo lang. Tapos na agad. So i-on natin. Atin na yung last boot natin. So, count natin ulit kung ilan yung seconds ng booting boot up niya. So, start natin yung count. 1. Ah, sorry. Alagin mo pala yung installer natin. Galing natin. So, ayan.
So ayan, tapos na siya. So ayan, trial mode kasi yung OS natin, kaya meantime pwede na may crack yan kung gusto nyo para mawala yung trial. Skip natin. So ayan po, thank you for watching my YouTube channel. Support and subscribe na lang po. Maraming salamat.